Guys, Mio Salty Yamaha. Ang issue nito ay ayaw umandar. Subukan natin i-start. So, ayan. Bounce. Ayaw siya mag-start. Baklasin na yung cover. Tapos tingnan kung mayroong bang spark yung yun dun sa ignition coil. Pag mayroon, pag goods yung spark niya, pwede din sa fuel system yung problema. So ayan, babaklasin natin ito banda dito. On yung susi. Subukan natin i-spark ng ignition coil. Short natin dyan. Tapos start. Ayan, malakas naman. So malakas yung spark. Next, it is itong spark plug cap. Set natin sa ohm settings yung tester. So ayan, nakasetting siya ng pinaka mataas na resistance. Kahit magkabaliktaran to, test probe. So goods pa, 4.30 kilo ohms something, naglalaro siya. So, ayan, 4.09 kilo ohms. So goods pa to. Pero minsan ito mayroon ding nare-reading ng ganyan, pero pag nadadaluyan na siya ng kuryente, ayaw na niya, minsan palyado, minsan hindi na makapag-andar. So mamaya, kahit goods to sa reading, magtetest tayo ng ibang spark plug cap. So punta naman tayo dito sa spark plug. I-test natin yung spark plug, baka shorted na. So guys, ito na yung spark plug cap, spark plug. Ganun pa rin yung setting sa ohms, pinaka mataas na resistance, mega ohms, para ma-reading niya yung kung mayroon man mas taas na resistance. Kahit magkabaliktaran guys, unahin muna natin dito sa so ayan, dito unahin natin pag test dito at saka sa tip nito ng electrode dito. So ganyan, kahit magkabaligtaran yung test probe. Tapos dito yung isa. So good pa yung resistance nya guys. Kanina nang tinest natin to, dito lang natin siya tinest ganyan. So ganyan. So may lumabas siya na reading na, so ibig sabihin may maayos pa siya na resistance dito. Yung dito, pag may lumabas diyan guys, shortage siya. So ayun, no. May lumabas siya. So ibig sabihin
yung electrode sa loob, shorted na siya dito. So dapat wala yan. So ayan, may lumalabas siya. Kilo ohms. So ibig sabihin, nag-short siya. So kahit mega ohms yung i-reading niya, hindi na rin na-under, hindi na mag-ano to. Shorted na to, hindi a-under ang motor. So ngayon, kilo ohms nga yung ni-reading niya, mas lalong hindi under to. Kahit nga mega ohms, hindi na to under. So pag ganyan yung sitwasyon ng spark plug. Pag dito, okay lang siya, may resistance. So ayan. Ibig sabihin, buo pa yung electrode niya papunta dito. Lalo na hindi to resistorize. So ohms yung ni-reading niya. Pag resistorize to, mga 3 kilo ohms ang reading nito kung resistorize to. So ganyan, good yan. Pero ang nakasama dito siya, oh. So ayan. So ibig sabihin, shorted na siya papunta dito. So kaya hindi under yung motor. Ito na siya. So subukan nating gamitan ng ibang spark plug para sure, para makita nyo guys. So ito yung susubok natin, itong spark plug na to. Ito yung kanina in jiki siya. So ngayon ito yung susubok natin, hindi siya in jiki pero good ba to, para mapakonfirm ko na ito talaga yung sira niya. Natin yung spark plug cap. Subukan na natin pandarin on yung susi. So, ayan. Ayan guys, dahil lang sa spark plug na nagkaroon ng shorted, so hindi siya mapa-andar. Start ulit. So ayan guys, goods na to.